Kamusta mga tol? Denver State Nuggets versus Lakers. Sinong lalamang? Sinong liamado at sinong dehado? Ano yung mga posibleng depensa tsaka offense ang gawin nila? Ang dami naman tanong, Marsh. Intro pa lang eh. E tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Okay game, matchups muna tayo ha. Sa depensa ng Lakers, si Davis alone kay Joker yan 100% eh. Hindi na pwede ngayon yung ginagawa ng Lakers sa Warriors na minsan si Gary Payton yung tinataon ng Davis alone, di ba? Para makatulong siya sa loob. Hindi na pwede yan. Lolo pa naman kay Gordon Dakdak mo. Yan, magandang matchup yan mga tol, no? Ang pagkakaiba lang din ngayon, kung dati sa Warriors, sumusuo na si Lolo Bron, tumatambay sa ilalim, hiniiwan tao niya sa labas, di ba? Mas mahirap na gawin ngayon yan kasi eto si Gordon Dakdak mo, 38.5% yan sa 3 points. Tapos si Mahal Murray, ang tatao dyan, malamang si Bandolt mga tol, no? Pero ang downside talaga niya na, mamaya papakita ko sa inyo eh. Pag nagkapalitan, malamang ilagay ng Lakers dyan si Parrot kay Mahal Murray. Tapos si FPJ naman, ang tatao dyan malamang si Baby Back Ribs. Hindi kasi pwede si J-Lo, medyo maliit, matangkat si FPJ eh. Tapos si KFC naman, ang tatao dyan si J-Lo. Yan lang talaga yung pwede kay J-Lo eh, no? Siguro kay FPJ pwede siya dun eh, pero ang laki na mismatch kapag ganun eh. Pero malabong ilagay siya ng Lakers kay Mahal Murray. Tapos sa kabila naman, si Joker naman po sure yung tatao kay Davis alone. At si Gordon Dakdak mo, siya naman yung tatao kay Lolo Bron. Pag nagkapalitan, si Tatang Green naman. Tapos si KFC po sure ang tatauhan niyan si J-Lo. Kapag inilabas si J-Lo at pinasok si Parrot, si KFC pa rin yung tatao doon, no? Kaya si Bruce Brown. Tapos si FPJ naman, si Baby Back Ribs naman yan. At itatago ng Denver si Mahal Murray kay Bandol. So syempre, yung key matchup natin dito mga tol, no? Joker versus Davis alone syempre. Si Davis alone mga tol, no, mamaw talaga dumipensa sa loob yan eh. Tulad niya, tinan nyo, nakatambay lang siya sa loob, di ba? Napasahan ng cutter, andyan kagad si Davis alone sa depensa, oh. Pero dyan kasi, nakakapag-stay siya sa loob kasi ang tao niya dyan, si Jordan eh. Kaya pa may sumalaksak, andyan kagad siya eh, oh. O yan pa, tinan nyo, drop defense yan. Kaya andyan siya sa ilalim, nakakuha niya yung rebound. Nagagawa niya yan nga kasi nga, si Jordan kasi yung tao niya. Kaya pwede yung drop defense eh. Pero unang-una, ang tao na niya ngayon, sino na ba? Si Joker na malamang talaga eh, no? Si Joker ha, 47.5% sa 3 points ngayong playoffs at taas eh, no? At 38.3% naman nung regular season. So mapapwersa ngayon lumabas si Davis alone sa depensa. Hindi na siya pwedeng tumambay na sa ilalim ngayon eh, no? Kasi titirahan talaga siya ni Joker sa labas eh. Ayan, ganyan, tinan niyo, oh. Drop defense si Davis alone, pick and pop si Joker, wide open talaga eh, oh. Kaya hindi na pwedeng drop defense si Davis alone pag ganyan malilibre talaga eh. O yan dyan sa pinapakita ko ha, kung mapapansin nyo, sumasablay mga tira ni Joker dyan. Pero ignore nyo na lang syempre yun. Ang pinapakita ko dyan, yung talagang pwersadong mag-contest si Davis alone kay Joker sa labas. Kasi nga mataas ang percentage sa 3 points eh. O yan, tinan nyo kung gaano kadikit si Davis alone kay Joker. Tapos lumipat sa corner, tingnan nyo pa rin si Davis alone, no, hindi makatulong sa loob. So may malaking pagkakaiba yan doon sa laban nila sa Warriors. Kasi doon sa Warriors, diba, hinihila nila palabas si Davis alone pag nagpipick and roll sila. Lalabas yan kasi si Chicken Curry shooter yun, yung focus ng depensa niya, diba. Andun sa guard yung focus ng depensa. Kaya nakakaroon yung Warriors na ganyan eh, oh. So ang point natin dyan, lumalabas lang si Davis alone kapag may pick and roll sa kanya. Pero sa Denver mga tol ha, kahit walang pick and roll, basta nasa labas nakapwesto si Joker na ganyan, mahihira niya palagi paglabas si Davis alone eh. Kaya meron pa rin chance na makashoot sa loob ng Denver na ganyan. Eh tanong ko sa inyo, saan ba ang normal na pwesto ng Joker? Eh di ba sa labas talaga? Diyan sa may ibabaw, diyan siya lagi nagsiset ng play eh. Eh tinan nyo, hand up screen, kita nyo si Davis alone, hindi tumulong. Bakit hindi tumulong? Eh kasi sa Warriors mga tol, tutulong talaga siya. Kasi nga, mas malaking threat yung papasahan sa labas kaysa doon sa magro-roll eh. Medyo shooter kasi si Chicken Curry eh, no? Pero dito sa Nuggets ha, ang pinakamalaking threat dito, si Joker syempre. So malamang, hindi mag-show defense si Davis alone sa shooters kasi nga, hindi niya pwede pabayaan mag-roll lang si Joker eh. So expect nyo mga tol, no, yung Nuggets ha, yan naman ang gagawin nila na madalas yung hand up screen ni Joker, oh. So para sa Nuggets naman, ang importante ngayon, maipasok nila yung mga gantong tira, oh. Kasi nga, yan talaga yung mga tirang ibibigay sa kanila ng Lakers eh. Mas lilimitahan ng Lakers itong ganito, oh. Yung mapapasahan sa role si Joker, hindi pwede yan. Ito na sila kapag ganyan eh. So asahan nyo, marami kayong makikita mga 3 points tsaka midrange shots ng Nuggets. Kasi si Davis alone, magpo-focus na lang ng defense yan kay Joker. Kaya mas makakatira ng ganyan yung mga ibang player ng Nuggets. So yun yung unang most likely na mangyayari mga tol, no? Sa labas si Joker, pero ito talaga yung mas gusto kong makita eh. At takihin ni Joker sa loob si Davis alone yan dapat eh. Bakit kanyo? Kasi ang depensa talaga ng Lakers mga tol, no? Malakas lang yan kapag nandiyan si Davis alone eh. Pero pag wala siya, mahina talaga yan eh. So kapag itong si Joker, inatake palagi sa loob si Davis alone at na-foul trouble yun, lagot talaga Lakers doon. Kaya kung ako masusunod mga tol, no, mas idadaan ko pa ng idadaan yung opensa ng Nuggets kay Davis alone talaga, aatakein ko talaga palagi yan eh. Kasi kapag walang Davis alone sa loob tulad nyan, si Gabriel Valenciano yung tao ni Joker, syempre, todos na kay Joker yung ganyan. Tapos yung Lakers ang ginawa nila sa Warriors, diba? Si Rokawa minsan yung pinagsisentro nila, small ball eh. Eh wala naman yung halos pinagkaiba kay Gabriel Valenciano sa depensa. Kaya expect nyo mga tol, no, si Davis alone ha, siguro 42 to 44 minutes yung lalaroin niyan kada laro. Kasi kailangan talaga yung depensa niya sa loob eh.
Eh, switching, kunwari mag-switch. Mag-switch kasi si David Salon. Actually, pwede, no? Pero andyan kasi si Mahal Murray, 100% healthy na. So, I think kung gagawin niya ng Lakers, siguro mga third quarter o kaya fourth quarter na eh. Tapos sa Lakers naman, same dilemma. Si David Salon, pwedeng umatake galing sa labas, no? So, kung ano yung epekto ng depensa ni Joker kay David Salon, yun din exactly ang epekto ni David Salon kay Joker, eh. Ang konting pagkakaiba lang, ha? Ay, tinan nyo, si David Salon, no? 27.3% lang yan sa 3 points. At bihirang-bihira yung tumira sa 3 points. So, si Joker, tinan nyo mabuti. Ang lalim ng pwesto, di ba? Lalabas lang yan kapag hawak na ni David Salon ang bola. At dyan naman aatake si David Salon. Kaya tinan nyo, oh, paghawak ni David Salon, ang dikit ni Joker, di ba? Siyempre, may tira yan dyan, eh. Ayun, nakapasa naman sa loob kay Russell Westbrook na gusto na magkaroon na rin kapag nag-champion Lakers, ang kapal na mukha. Kaya tinan nyo, kita nyo si Joker, medyo malayo kay David Salon, di ba? Pero pag pinasa na kay David Salon, lalapit yan. Pag pinasa ni David Salon, lalayo na naman ng konti, mababa ng konti, oh, gets nyo? Pero hindi pa rin siya nakatulong sa loob dyan kasi nga, nasa labas nakapwesto si David Salon. So mayroong konting pagkakaiba, maliit lang eh, no? Pero halos parehas lang naman talaga eh. Mahihila nila yung isa't isa palabas sa depensa. Pero syempre, mas nakakadaya ng konti si Joker tulad niyan. Kasi bihira naman talaga titira ng 3 points si David Salon, mababa pa yung percentage eh. So mas meron siyang chance makapag-close out. Ayun, nice defense na nga eh, oh. Tapos same idea dapat mga tol, no? Dapat atakihin palagi ni David Salon si Joker, madalas dapat eh. Eh kasi kung si David Salon ang puso ng depensa ng Lakers, si Joker naman ang puso ng opensa ng Nuggets. So I don't care kung saan, labas man o loob, atakihin dapat palagi ni David Salon si Joker, baka mapal trouble kasi eh. Yung ganitong jumpers okay lang naman, open kasi eh, no? Pero for sure, kung si Joker yung tatanungin nyo, ha, yan ay pinakagustong mangyari ni Joker, tumira palagi sa labas si David Salon. Tsaka itong pick and roll ni Lolo Brown tsaka David Salon, ayan, dapat gawin nila palagi yan eh, para atakin si Joker eh, no? Kasi actually, eto talaga yung weakness ni Joker, yung pick and roll defense. Hindi siya magaling dyan eh. O, tingnan nyo yung defense na Nuggets, oh. Ang daming tutulong sa pick and roll defense ni Lolo Brown tsaka David Salon, no? Pinasa tuloy kay Baby Bakri, spot 3, patay naman yan. Tapos ang Nuggets, no, actually nasa kanila si Thomas Mamba eh, pero bangko ang walang niya eh, no? So ang ginagawa ng Nuggets kapag nagpapahinga si Joker sa start ng second quarter tsaka fourth quarter, si Gordon dakdak mo, siya yung sumesentro. So baka gawin din ng Lakers doon mga tol, no? Doon naman nilang yung isasabay pagpapahingahin si David Salon. Mag-i-small ball din sila doon, si Rukawa naman yung sentro nila. Now siyempre si Lolo Brown ang tatao dyan, si Gordon dakdak mo, diba? Pero tingnan nyo ginagawa ng Nuggets, sumusuro sila kay Lolo Brown, diba? Kaya jumper na lang, oh, pasok naman yan. So yun yung tanong ko dyan mga tol, no? Jumamper kaya ng jumamper si Lolo Brown sa laban sa Nuggets? Kung naalala nyo, sabi ko sa laban sa Warriors, diba? Advantage si Lolo Brown sa loob. Pero dito kasi iba na eh. Maganda ang size ni Gordon dakdak mo, 6'8, 235 pounds yan, ha? Kunti lang ilamang Lolo Brown dyan eh. So wala halos advantage sa loob. Baka nga posibleng batayan na lang ni Gordon dakdak mo si Lolo Brown ng 1-on-1 eh, no? Kahit sa poste, wala talaga masyado advantage eh. Kaya siguro yung napanood ko, maraming outside talaga tiniro ni Lolo Brown laban sa Nuggets eh. Huwag sana ganun yung gawin ni Lolo Brown, no? Tapos sa kabila naman, puro cuts naman tsaka mga catch and shoot yung ginawa ni Gordon dakdak mo. So mahihila din niya palabas si Lolo Brown eh. So hindi na pwede yung ganyan mga tol, no? Pagaya ng ginawa dati ni Lolo Brown kay Andrew E. Well, pwede naman siguro isugal, no? Pero mas mataas talaga yung percentage eh. 38.6% si Gordon dakdak mo sa 3 points. At yun din sana yung healing ko, huwag sana makontento sa 3 points na si Gordon dakdak mo eh. May play sila nasa ibabaw si Joker, diba? Tapos bigla siya poposte, yun pwede sana lang gawin kay Lolo Brown yun eh, no? Pero kung ako yung Lakers, ha, ito talaga yung gagawin ko madalas. Lolo Brown tsaka David Salon pick and roll. Kasi ang depensa ng Nuggets, ganyan kadalasan, no? Tumutulong palagi yung weak side corner sa loob at iniiwan nila yung weak side corner na open, eh. Kaya pinasa tuloy kay Russell Westbrook shooter na ma-shooter pa ka chicken curry na nagbuburakay na, patay ka dyan! O yan pa, tinan nyo, pick and roll, iniwan na naman ang corner, di ba? Pero ito yung dilema. Ang sabi ko kanina, si Van Dort ang first five ng Lakers, pambantay kay Mahal Murray, di ba? Pero mas likely, si Van Dort din ang nandiyan sa corner, inconsistent sa 3 points eh. O yan pa, tinan nyo, oh. So baka lang ha, malimitahan ngayon ng minutes ni Van Dort dahil dito eh. Baka mas gamitin nila ngayon si The Walking Dead patambay sa corner. Patay ka dyan! O kaya, kung sina J-Lo o Baby Backlash yung nasa pick and roll, si Lolo Brown siguro makikita nyo nasa corner eh. Kailangan talaga mashoot ng Lakers yung mga sa corners na yan, ha? O yan, tingnan nyo depensa ni FPJ, oh. Yung nasa corner yung tao niya, ang layo eh, oh. Isang reason yan kung bakit natalo ang Suns doon sa isang laro nila, hindi makashoot yung mga corner guys nila eh. O yan, tingnan nyo kung gaano ka-open yung corner, oh. Ayun, inatake naman ni Baby Backlash, ang ganda, nice move. So kapag lagi sumuna ng Nuggets kay Lolo Brown tulad niyan, importante talaga mag-deliver ang ibang players kagaya ni Baby Backrips, so patay naman yan. Pero wag sana mangyari na puro si Lolo Brown yung hahawak ng bola eh, no? Mas okay yung kagaya ng ginawa nila sa Warriors, balance lang, iba't iba yung may hawak eh. Nakaka-discard si J-Lo at Baby Backrips kasi minsan sila yung may hawak ng bola. Pero yung pambalansin naman ng Nuggets mga tol, no? Etong si Mahal Murray finally 100% healthy na. So tingin ko talaga, ha, si Van Dort talaga yung pwede pambanday dito ng Lakers eh. Pero kung si Parrot, baka mahirapan ng konti si Parrot dito eh. Kahit ito si Baby Backrips, tingin ko, ha, mahihirapan to depensa si Mahal Murray eh. Kahit ito si The Walking Dead, tingin ko talaga angat talaga dito si Mahal Murray eh. Si Davis alam pa na kung ito sa switch actually, aatakihin niya panigurado eh. Tingnan nyo, oh.
So ang tanong ko dito mga tol ha, willing bang isacrifice ng Lakers yung corner na 3 points nila na ibibigay ng Nuggets palagi para lang mabantayan ni Bandot itong si Mahal Murray? Eh bahala ka sa buhay nyo. Tapos yung ibang players kagaya nila kay FC, catch and shoot sa 3 points yan, pambantay pa kay J-Lo, no? Siyempre importante rin yung mga yan. Baka yan pa nga mga yan yung maging X-factor sa larong ito eh. Kung magkiklik ba yung mga outside shooters sa magkabilang team eh. Lalo-lalo to si FPJ, sala sa init, sala sa lamig yan eh. Kapag nag-init yan, mas malamang umangat talaga yung Nuggets eh. Tapos sa ibang players ng Lakers kagaya ni J-Lo, wala tayong mabibigyan ng sample dito mga tol, no? Kasi nga hindi naman sila naglaban after ng trade. Pero ito yung gusto kong malaman niyo mga tol ha. Ang Lakers number 1 sila sa defensive rating sa playoffs. Ang Nuggets naman number 1 sila sa offensive rating sa playoffs. Bakit ganyan? Kagaya kasi na sinabi ko sa inyo kanina, si Davis Salon siya yung puso ng depensa ng Lakers, kaya malakas yung depensa nila eh. Tapos si Joker naman, siya naman yung puso ng opensa ng Nuggets, kaya malakas yung opensa nila. So silang dalawa talaga yung pinaka-importante sa series na to. Offense versus defense talaga to eh. Pero kung ako ang tatanungin mga tol, no, tingin ko ha, babalansi lang talaga to eh. Ang first leg ng Lakers tsaka Nuggets, halos magkasin lakas lang talaga. Solid pareho yan eh. Kaya ang tingin ko magiging iba pang factor sa series na to, yung bench na magkabilang team. Lalo-lalo na yung mga minuto na nakaupo si Davis Salon at nakaupo rin si Joker dun eh, no? Tingin ko, pagsasabayin talaga ng parehong coaches yan eh. Normal kasi, umupo si Joker, start ng second quarter, tsaka start ng fourth quarter, pinagpapahinga dun eh, no? So expect nyo mga tol, malamang, ganun din yung gawin ng Lakers kay Davis Salon. At doon naman papasok ngayon ang bench. Sinong bench ang mas magiging solid, tsaka productive? So tingnan natin ngayon yung bench. Sa Lakers nung laban nila sa Warriors, si Narokawa, si Parrot, tsaka si The Walking Dead. Tapos si Beasley, Bangkuna, bihira na gamitin eh no. So 8-man rotation yung ginawa ng Lakers ha. Tapos sa Nuggets naman laban nila sa Suns, sina Brown, si Brown, tsaka si Green Hanep, colorful ah. Andyan din si Reggie Jackson, tsaka si Thomas Mamba. Pero Bangkuren, 8-man rotation din yung ginamit ng Nuggets. So ito yung mga tol no, scoring wise, lamang talaga ang bench ng Lakers kaysa sa Nuggets. Pero kung knowing your role naman yung pag-uusapan, mas lamang talaga ang bench ng Nuggets kaysa sa Lakers. So sinong Liamado? Sinong Tejado? Tingin ko mga tol ha, Liamado ang Nuggets dito. Kasi yung style ng laro ni Joker, perfect talaga yan para hilahin palabas si Davis Salon eh no. Ganon din naman yung gagawin ni Davis Salon kay Joker, pero kapag hawak lang niya yung bola, tsaka lang lalapit sa kanya si Joker. So pwede pa rin sumunas si Joker ng konti eh no. At dun lamang ang Nuggets. Siguro magpapalamang sa Lakers mga tol, eh kung maganda yung ilalaro ni LeBron kada laro eh. Siguradong babarahan kasi ng Nuggets yung mga drives niya, at ibibigay palagi ng Nuggets yung mga corners. Pero kung makagawa pa rin si LeBron at magkiklik palagi yung outside shooting ng Lakers, eh dun talaga lalamang yung Lakers. Tapos syempre eto yung importante, kung merong ma-foul trouble kina Davis Salon o Joker, syempre lalamang yung kabila na hindi foul trouble, diba? So ganito yung hula ko dito ha. Kung ang Lakers makashoot ng 13 na 3 points sa laro ha, asahan nyo panalo Lakers dyan. Pero kung 12 na 3 points pababa, asahan nyo talo Lakers dyan. Ang tanong ay bakit 13 na 3 points? Saan mo naman kinuha yung 13 na yan? Eh lucky number ng Lakers yung prop 13 kaya 13. So ang tanong, sino ang mananalo sa series na to? Hula ako talaga dito mga tol ha. Nuggets 2 eh, 4-2 kaya 4-3 eh. Ha? Sigurado ka din tol, Nuggets? Lakers yan tol, malakas yung Lakers namin. Hula nga lang, meron bang hulang sigurado? Siyempre hindi ako sigurado. Kahit pa si Madam Aurie manghula dyan, hula rin niya, walang sigurado dun. Pero tanong eh, meron bang chance ang Lakers? Oo naman, siyempre naman. Ganito yan mga tol no. Kapag ang Lakers inatake nila palagi si Joker, at ayun nga, naka 30 na 3 points sila palagi, panalo Lakers dyan, malamang 4-1 yan o kaya 4-0 sweep pa nga yan eh. So depende na lang yan kung susundin ng Lakers yung mga payo ko o hindi. O yun yung panghimagas, maglagay kayo mga hitar ng Warriors na nagbura kayo na.